sa inyo lahat. I am again your teacher Grace, and today I have a new story from the Bible. Isang kwento na mula sa Biblia na tiyak tayo'y maraming matututunan. O excited na ba kayo? Kung kayo ay excited na, sabay-sabay natin balikan ang ating tatlong paalala. Una, mag-focus. Pangalawa, mag-participate. Pangatlo at pinaka-importante sa lahat. Oo, alam ko, alam niyo na ito. Ito ay ang... Tara! Magbasa ng Biblia. Pagkatapos ng ating kwentuhan, tandaan kung saan matatagpuan sa Biblia ang ating kwento at subukan niyo itong basahin kasama si Mama, Papa, Ate at Kuya. Oh, ready na ba kayo sa ating kwentuhan? Kung ganoon, humanda na ang lahat. At sabay-sabay nating tunghayan ang ating kwento ngayong araw. Pero bago yan, meron akong munting katanungan. Mga bata, naranasan niyo na ba yung biglang na mamanhid ang inyong paa? O kaya naman ang inyong kamay? Maaaring ang ilan sa inyo hindi pa ito nararanasan. Pero karamihan sa aming medyo may katandaan na, o mas matanda sa inyo, maaaring ang ate at kuya ninyo, kapag sobrang tagal nakaupo, o sobrang tagal na naipit ang katawan sa isang posisyon, o kaya naman sa isang anggulo ng katawan, na matagal itong hindi nakagalaw, pag sinubukan mo itong galawin, biglang parang naninigas ang iyong paa, o kaya naman ang iyong kamay, at hindi mo ito maigalaw. Pagkatapos, kapag ito ay nahawakan o subukang galawin, masakit. Parang nanginginig ang iyong buong katawan. Yan ay ang tinatawag nating pamamanhid. Pero mga bata, meron pang isang karamdaman na tila mas... Hindi tila, kundi mas malala talaga sa ganitong nararanasan o nararamdaman natin. Ito ay yung pagiging paralisado. Paralyzed. Paralyzed, mga bata, ay ang isang uri ng karamdaman kung saan ang kalahati ng katawan o bahagi ng katawan o maaaring ang iyong buong katawan ay hindi mo na maigalaw. Kahit pag ino-order na ng utak mo na paggalawin ang iyong kamay, hindi mo na tumagalaw. Maaaring tumigas na ito dahil sa komplikasyon o sa isang dahilan ng karamdaman. Mahirap ang maparalisado, mga bata. Hindi ka makagalaw, hindi makakain, hindi makakilos, at maaaring may ibang tao pang kailangan magpaligo sa inyo. Oo, napakahirap kapag tayo ay maging o magpunta sa posisyon ng pagiging paralisado. Ngunit, ang ating Panginoong Jesus ay sadyang makapangyarihan. Samahan niyo akong balikan ang kuwento sa Biblia patungkol sa pagpapagaling ni Jesus sa isang paralisado. Ang kuwento natin ngayong araw ay matatagpuan sa Mark chapter 2 verse 2 to 12. Mark chapter 2 verse 2 to 12. O siya, simulan na natin ang ating kuwento. Jesus healed the paralyzed man. Isang araw, sa panahon noon sa Biblia, si Jesus ay nagbalik sa bayan ng Capernaum. Marami ang nakarinig na si Jesus ay nagbalik sa kanyang bayan, na siya ay nasa kanyang sariling tahanan. Kaya naman ang mga tao ay dali-daling pumunta roon. Aba, di nagtagal ay nagsiksika na sila sa loob ng tahanan ni Jesus. Sa sobrang dami, maging sa pintuan ay wala nang makadaan. Nang mga panahon na yun, si Jesus ay nagbabalita o nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ito ay ang kwento o ang mga pahayag mula mismo sa Panginoon. Nang biglang, may apat na magkakaibigan. Bit-bit ang kanilang paralisadong kaibigan. Ang
paralisadong taong ito ay nakahiga sa kaniyang kama. Tinulungan sana kanya apat na kaibigan, bit, at nais ipasok sa tahanan ni Jesus upang hilingin na siya ay pagalingin. Ngunit, gaya ng sabi ko kanina mga bata, sobrang dami na ng tao sa loob ng tahanan ni Jesus. Wala lang makadaan ni isa. Paano na to? Nais talaga nilang madala ang kanilang kaibigang paralisado kay Jesus. Pagkat alam nila ang balibalita na si Jesus ay nagpapagaling. Kaya't ang magkakaibigan ay nag-isip ng paraan. Tumingin sa itaas. At nagkaroon ng ting! Brilliant idea! Naisip nila na buntasin ang bubong ng tahanan at doon padaanin ang kanilang paralisadong kaibigan. Mga bata, ang kanilang ideyang ito ay hindi madali. Dahil bukod sa napakahirap na umakit sa bubong, aba, mabigat ang taong paralisado. Dahil nga hindi siya makagalaw, hindi niya makontrol ang kanyang katawan. Mas matindi ang bigat nito kumpara sa normal na nakakakilos na tao. Kaya naman nagtulong-tulong ang apat na magkakaibigan, disidido na maparating ang kanilang kaibigan kay Jesus. Kaya't habang si Jesus ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, unti-unti, nagbubukas ang bubong at dahan-dahan ibinaba ng apat na magkakaibigan ang paralisadong lalaki sa kanyang kama. Paunti-unti, pababa ng pababa at hanggang sa makita ito ni Jesus. Nakita ni Jesus ang pananampalataya ng apat na magkakaibigan. Kaya naman sinabi niya sa lalaki na paralisado, "Pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Narinig ito ng mga eskriba sa loob ng kanyang tahanan. May mga ilang eskriba kasi na naroon din noong mga panahong iyon. At kanilang sinabi sa kanilang isip at sila nagbulong-bulungan ng ganito. Sabi nila, "Bakit siya nagsasalita ng ganon? Nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng ating mga kasalanan?" Alam ni Jesus ang laman ng kanilang isipan. Kaya sinabi niya agad ay ganito, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko, 'Pinatawad na ang mga kasalanan mo,' o ang sabihin, 'Tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka.' Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa ng magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko ay ganito, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." Pagkasabi nito ni Jesus, ay unti-unting ginalaw ng lalaki ang kanyang kamay, ang kanyang likod at siya'y nakatayo. Nakalakad at gumaling. Niyakap niya si Jesus at ang maraming tao ay labis na namangha sa nangyaring ito. Sa sobra nilang pagkamangha ay nagpuri sila sa Diyos at kanilang sinabi, "Wala pa ako nakitang ganito sa tanang aking buhay. Napakabuti ng Diyos." Marami nga ang namangha nang makita ang milagrong ginawang ito ni Jesus Christ. At
dyan na muna nagtatapos ang ating kwento. Jesus heals the paralyzed man. O mga bata, sa kwento nating iyon, alam nyo ba na may dalawang points tayo maaaring matutunan? Una, pananampalataya. Kapag sa puso natin ay meron tayong buong paniniwala na si Jesus ay makapangyarihan at kaya niya ang lahat ng bagay, sa Kanya ay walang imposible. And that is faith. Pananampalataya. Ito ay paniniwala sa kapangyarihan ni Jesus bagamat hindi na natin siya nakikita ngayon. Ngunit naniniwala tayo sa Kanyang salita. Sa nangyari yun sa ating kwento, masidhi ang pananampalataya ng ano? Ng apat na magkakaibigan. Desidido silang madala ang kanilang paralisadong kaibigan kay Jesus pagkat sila ay naniniwala na kay Jesus ay may kagalingan. Pangalawang puntos na gusto kong itulong sa inyong mga bata, ito ay forgiveness. Si Jesus ay may kapangyarihan na tayo ay patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. Naalala niyo ba ang sabi sa John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believe in Him should not perish but have eternal life. Sa labi sa pagmamahal ng Diyos sa tao, si Jesus ang naging daan upang tayo ay mabigyan ng bagong pag-asa. Kaya naman, si Jesus din ay may kakayahan na tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Sa bawat araw na tayo ay nagkakasala, lagi tayong lumapit kay Jesus sa pamamagitan ng panalangin. Humingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan na ating nagagawa. At lagi siyang handa na makinig sa atin kapag tayong buong puso na lumapit at humingi ng kapatawaran. Ngayon, ay dumako na tayo sa ating memory verse of the day. Jesus said to him, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." One more. John 14:6, Jesus said to him, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Tandaan yan ah, at subukan kabisaduhin ang ating memory verse of the day. Ngayon ay dumako naman tayo sa ating activity. Subukan ninyong sagutin ang ating tanong na narito at ayusin ang jumbled letters na nandito sa ibaba para malaman na ang kasagutan. Unang tanong, saan nangyari ang ating kwento? Sa anong bayan naroon si Jesus doon sa ating kwento? Subukan ayusin! Kung ang sagot ninyo ay Capernaum, kayo ay tama! Pangalawang katanungan. Ilan ang kaibigan na nagbitbit sa paralisadong lalaki? A. 3 B. 5 at C. 4. Kung ang sagot ninyo ay 4, kayo ay tama! Pangatlo at panghuling katanungan. Saan matatagpuan sa Biblia ang ating kwento ngayong araw? Subukong ayusin ang jumbled letters! Kung ang sagot ninyo ay Mark chapter 2 verse 2 to 12, kayo ay tama! Yay! O ngayon mga bata, naman upang tayo ay manalangin. Samahan niyo si Teacher Grace, ha? Pikit na ang mata. Tingin ko na natin ang ating ulo. Let's pray. Heavenly Father, Ikaw po ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi nagbabago at hindi nagkukulang.
Panginoon, maraming maraming salamat po sa kalakasan, sa buhay, at sa patuloy niyo pong pagsama sa amin sa araw-araw. Lord, salamat po sa kwento na napakinggan namin ngayong araw. Salamat po sa aral na aming natutunan na sa iyo lamang manampalataya at maniwala. Salamat din po, Lord, sa kapatawaran na nagmumula lamang sa inyo. Tunay nga po kayo, Panginoon, ay tapat at dakila at mapagmahal. Maraming maraming salamat po. Lord, idinadalangin ko rin po ang bawat tahanan, ang bawat ministry na nanonood nito ngayon. Dalangin ko po, Panginoon, na pagpalain niyo po sila. Katagpuin ang kanilang mga pangangailangan. Bigyan ng sapat na kalakasan at karunungan ang bawat mga bata, teachers, ganun din ang mga magulang. Salamat po, Panginoon. Itinataas po namin ang iyong banal na pangalan. In Jesus' name we pray. Amen! Oh, hanggang sa muli mga bata, kita-kits tayo ulit ha! Paalam! And God!